Speaker, if the honorable sponsor be amenable to some interpellation. Mr. Speaker, with pleasure, and it would be an honor. Mr. Speaker, mga basic lang po yung aking katanungan dito po sa batas na inihain ng ating tagapamahala, Speaker Alan Cayetano, and of course, the sponsor of the bill, the Honorable L. Ray Villafuerte. Alam niyo po, Mr. Speaker, yung ABS-CBN franchise ay nag-expire na. So, ang ibig pong sabihin, ang pinag-uusapan natin dito ay isang application. Ang tanong ko, Mr. Speaker, basic lang. Nag-apply po ba ang ABS-CBN ng panibagong franchise? Mr. Speaker, as far as I know, there were around 14 bills filed to renew the franchise. So, yes, Mr. Speaker, so ito po, dito po sa particular na bill natin, 6732. Ito po ba'y pumayag ang ABS-CBN o gusto po nila itong pumapayag sila? Nabigyan sila ng panahon, sumagot sa komite para sanggutin yung mga batayang tanong tungkol sa kanilang prangkisa. Mr. Speaker, just to clarify, this bill was filed with no interference or influence from either ABS, from outside sources, private and public interest. The intention basically is for us, Congress, to have an impartial, comprehensive, extensive hearing to enable us to fulfill our constitutional duty to decide whether to approve or reject this franchise. So, hindi namin tinanong po ang ABS kung sino man, kung okay sa kanila to, because I think that is against the code of conduct of public officials, Mr. Chair. Well, Mr. Speaker, natanong ko lang po yan kasi kanina po si Speaker Alan, binanggit niya na nagkaroon ng temporary restraining order, hindi naman nilabanan, voluntary nagsara sila. Eh baka po dito sa bill natin, hindi po sila umattend dahil ayaw nila. O hindi lang nagugustuhan yung 6 months na binibigyan natin silang pagkakataong sumagot. But having said that, Mr. Speaker, baka pwede namang ma-request sa ating honorable sponsor na yung ABS-CBN naman, based on this House bill, eh magkaroon sila ng affirmative response. They're willing, based on this bill, na pumapayag sila sa batas na to at pumapayag sila doon sa ating proseso ng pagdinig at paglilinaw sa mga issues tungkol sa ABS-CBN. Mr. Speaker, napaganda po ng punto ng ating kagalang-galang na representative ng anak kalusugan. I think I cannot answer for ABS or any government entity, but I think the fact that this Congress is willing to give them a temporary permit to operate while we are hearing, I think is a positive development. It will enable them to air. It will enable the 11,000 employees to function and work. Pinipilit talaga nila again, 11,000 we did this on our own decision. We were not asked or be influenced by anybody. We're just fulfilling our constitutional mandate that private bills shall originate exclusively in this House. May interject, gentlemen. According to Section 7, acceptance and compliance. Acceptance of this franchise shall be given in writing to the Congress within 60 days from the effectivity of this Act. Upon given such acceptance, the grantee shall exercise the privileges granted under this Act. Non-acceptance shall render the franchise void. Thank you, Mr. Speaker. Definitely, once this franchise is approved, they have to either accept and comply. I think, but Mr. Speaker, the question of our Honorable Congressman Mike Defensor is, will they comply or attend the hearings? I cannot answer for them, but I feel this is a positive development. And I think they're compelled to attend. Thank you, Mr. Speaker. Yun lang naman po yung gusto kong linawin dun sa... Kasi nga po, maraming question din, Mr. Speaker. Is this a renewal? Is this a new franchise? And so on and so forth. Pero yun na po, iniiwan ko na dun sa magiging puwang na 6 na buwan na pag-usapan yan. Pangalawa, Mr. Speaker, because of the constitutional provision, if I may read Section 11, no franchise certificate or any other form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations or associations organized under the laws
of the Philippines. At least 60% of whose capital is owned by such citizens. Ang pangalawa kong tanong, Mr. Speaker, marami pong lumalabas na sinasabi ang pagmamay-ari ng ABS-CBN ay pag-aari ng isang US citizen. Nagre-renew po tayo ngayon ng isang prangkisa. Magiging batas po ito. Nakita na po muna natin ang ownership structure ng ABS-CBN sa ngayon na tayo po ay hindi nagbabiolate ng isang constitutional provision on ownership. Batas na po ito, Mr. Speaker. Kahit sabihin po natin maghihiling tayo, may batas na po tayong papasukan, Mr. Speaker. Maganda talaga ang mga punto ng ating kasama because malino talaga sa Article 16, Section 11, the ownership and management of mass media shall be limited to the citizens of the Philippines. Napakaraming allegation po na one of the owners is not a Filipino citizen or dual citizen. So these are the things that we have to address in the hearing. Did ABS-CBN violate the Constitution, particularly on foreign ownership? Did ABS-CBN violate election laws by being biased or favoring another or a few candidates? Did ABS-CBN violate labor laws? Napakarami pong nagkaso sa kanila sa husgado, from the lower courts to the higher courts. Ano po ang status? Did ABS-CBN violate tax laws? Maraming nagsasabi that they set up another company to evade payment of taxes. So these are the things that have to be addressed. And I think, yan nga ang sinasabi na yung punto na ng ating kagalang-galang na Congressman Mike, hindi po ito ma-re-resolve in one hearing, two hearing, three hearings. Kailangan impartial, extensive. Then, siyempre, kailangan rin natin pasagutin ng ABS. Bakit nyo kailangan patuloy? Bakit kailangan mag-run kayo ng franchise? Dapat sagutin po nila akusasyon and answer the questions rightfully, extensively. So, tama po ang mga punto ng ating kagalang-galang na Congressman Mike Defensor. Kaya nga po, final natin itong bill na to. Okay, for the record, Mr. Speaker, tinatanggap natin yung bill na to at sinusulong natin dahil ang presumption natin, sumusunod to sa provision ng konstitusyon. May mga aligasyon at yun ang mga titingnan natin, Mr. Speaker. So, thank you, Mr. Speaker, for the reply of the sponsor. Yung huli na lang po, kasi nakalagay sa... Kasi yung akin po, yung constitutional eh. Ownership, citizenship, at saka po itong pangalawa, ito pong 50 years lang na ang deadline ng isang corporation na magkaroon ng prangkisa. Mr. Speaker, kanina ho, informally na pag-usapan po natin yan, gusto ko lang po malaman kasi ang ABS-CBN 1986, di ba po ba? So dapat, pero yung 25 years, dapat 1995. So Mr. Speaker, again, are we violating any constitutional provision to this effect dito po sa pag-aproba natin? Dahil sobra sa 50 years ang prangkisa ng ABS-CBN kung ito po'y aprobahan natin sa darating na panahon. Mr. Speaker, napakaganda talaga ng mga tanong ni Mike Defensor, Congressman. Precisely, kailangan talaga ng extensive. Can you imagine yung mga constitutional questions ni Mike Defensor? Isa pa lang, isa pang congressman pa lang yan. Can you imagine how many more will raise issues like this? This is precisely the reason why we really have to have extensive hearings conducted. Not influenced by outside sources. Because precisely, yung dalawang punto na ni-raise ni Congressman Mike Defensor ay valid. Did ABS violate the Constitution regarding ownership? May malinaw rin, they cannot have a franchise for over 50 years. So ito po mga bagay na kailangan marisulba. And okay. Hindi po madadaan to sa ordinaryong hearing, hindi po to madadaan sa ordinaryong position paper. Dahil this is a question of law. Yes. Particularly the Constitution. Thank you, Mr. Speaker. I know that the Rules Committee would like, because we already have a deadline, pero gusto ko lang sabihin, Mr. Speaker, for the record, alam nyo, first time nangyari ito na Committee of the Whole tayo para ipasa ang isang batas.